Kumusta mga kapitan? Pag-usapan natin ngayon ang Vesuvius at ang pagkawasak ng Pompeii. Nangyari ito Agosto 24 hanggang 26, 79 AD. Sa Campania, Southern Italy, ang death toll ay hindi alam, ngunit tinatayang mula 10,000 hanggang 25,000 na katao batay sa mga kilalang populasyon ng mga apektadong pamayanan. Ang ebidensya ng higit sa 1,500 na mga bangkay ay nahukay, kasama na ang mga lukab na nilikha ng mga bangkay na nabulok sa kanilang casing na abo at pumice. Ang mga plaster cast na ginawa ng mga archaeologists ng mga katawan sa oras ng pagkamatay ay nagbibigay ng isang napakahusay na saksi sa sakuna. Ang mga sinaunang Romano ay isang mapamahiin na tao, magpakailanman na naghahanap ng mga kababalaghan sa natural na mga kaganapan. Gayunpaman, bigo sila upang mahulaan ang katakot-takot na lumamon sa mayabong at punong-puno ng mga tao sa kanayunan ng Campanian, timog ng Naples noong 79 AD. Kung mayroon silang pag-uunawa ng isang modernong siyentipiko tungkol sa pag-uugali ng lupa, ay maaring nakita nila ang ugnayan sa lindol na sumira sa maraming mga gusali bago pumutok ang Mount Vesuvius. Tulad nito, isang komprehensibong programa sa muling pagtatayo ay nagpapatuloy pa rin sa abalang-abalang bayan ng Pompeii nang sa huling araw ng tag-init ay ang kapitbahay nitong Mount Vesuvius ay sumabog ng walang babala na nagpagabi sa kanilang lugar. Ang Mount Vesuvius ay isang maliit at batang bulkan na may taas na 1,280 meters or 4,200 feet at 17,000 taong gulang pa lamang na bulkan. Ngunit ang pagsabog ay nagbigay ng isang haligi ng abo at mga gas na 25 kilometers papunta sa stratosphere. Nakakatakot kahit na ang paunang pagsabog lang, pero ang magkakasunod na pyroclastic flows ang siyang nagbigay ng tunay na pinsala sa lugar. Ang pyroclastic flows ay isang bihirang kababalaghan or phenomenon sa pagsabog ng bulkan, sanhi ng isang pansamantalang pagbagsak ng presyon sa pumutok na haligi na gumagawa ng isang siksik na ulap ng maliwanag na abo, putik, mga bato at iba pang volcanic debris. Walang pagkakataong makatakas sa harap ng nakamamatay na lava ng bulkan habang umaalingaungaw sa ibabaw ng lupa sa bilis na hanggang 500 kilometers per hour at temperatura na kasing taas ng 500 degrees Celsius. Noong 79 AD, anim pataas ang daloy ng lava ang sumira sa buong pamayanan ng Pompeii at kalapit na Hernaculeum na nalibing sa metro-metrong tonelada ng volcanic ash at lava ng bulkan. Sa isa sa magagaling na kabalintunaan sa kasaysayan, ang sakuna na ito ay naging malaking pakinabang sa salinlahi sapagkat ang libing ay tiniyak ang perpektong preserbasyon ng kumpletong mga bayan na nagbigay ng walang kapantay na pananaw sa isang sinauna at naglahong pamumuhay. Dapat mong alamin na ang Mount Vesuvius ay sumabog ng higit sa 5 beses mula noong 79 AD. Ang huling beses ay noong 1944 na nangangahulugang ang isa pang pagsabog ay overdue na. Maraming salamat sa panonood ng aking video at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you so much mga kapitan. Kung nagustuhan nyo ang video nito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for more updates.